Ayun! Ano ay, yun? Baoy! Tumatawa ka! Ba't ang saya mo? Mamaya ka sa amin! Pupurihin ko sana, sasabihin ko sana yung marksman specialist nila sa White Knight. Pero sige! Okay guys, Benedetta, bigyan na kay Exe. Oo, tawang-tawa pa si White Knight. Okay, sige. Okay lang yan. Okay lang. Smile ka lang dyan. Smile and everything. Oo. Pero, yun nga. Yung Benedetta show ni OP at saka, huwag natin kalimutan, kung di ako nagkakamali, yung mga heroes lang na nakita natin na ginamit yung White Knight ay ang YSS at saka yung Granger. Actually, Butters, may point ka na sinabi na parang wise yung galaw ng ni White Knight dito. At saka ng Impunity kay Ace, protect our king para maka-farm sila. Execration though, sabi nila bukas ang Selena kukunin na yan ni Itomax. Okay, Impunity kay sabi nila, uy, mga baluto mga to, Selena, nakuha na ni Matilda at Berdetta. Pero nakita na natin to, yung Selena first pick ng Execration. It's not because Selena first pick, pero it opens up the possibility na makita natin yung Bane Faramis. And at the same time, Midnight, pwede din kasi nilang gamitin to in a conventional way eh. Pwede silang kumuha ng Grok o kahit sino mang frontline na talagang sobrang sobrang lakas mag-invade at pwede nila pasukin yon. Ito yung mga ways na ginagamit ng Execration etong Selena. Oh, yung Execration pag naka-Selena si Itomax parang family restaurant yun eh. Daming handa. Kaya Itomax nga pangalan niya. And then getting the Paquito here for Execration. Of course, sobrang disruptive ng isang Paquito and one of the heroes na kaya-kaya talaga gamitin ni Renjo even if behind coming from behind yung Execration, grabe, isang magandang combo lang galing sa Paquito, kayang-kaya na na-exec. And then of course they pick up the Jawhead which they can use to still invade, to still play disruptive, pero baka kailangan mag-ingat dito ang exec kasi kalaban nila ang Matilda at saka yung Loi. Yeah, I'd say both teams, they all got what they wanted, no? Especially Execration. Si Jack, nung takil niya na gusto mag-Jawhead. Si Impunity Cage, nakuha nila yung tatlong, ano nila, yung tatlong main ingredient sa lineup nila. Yung Louie, yung Benedetta, pati na rin yung Matilda. So I feel like both of these teams, they are on a very comfortable spot right now. Pero nakakatakot actually yung Louie pick ng Impunity Cage kasi it really sets up against Selene. Kahit sabihin natin may vision code, the traps, bypass yun eh. Yung ultimate na nababypass yung vision na meron ka. So, ang ginawa ng Execration dito, binan nila yung YSS and they could actually ban yung Granger din. Yes. Kasi, pagka yun yung nangyari, you are taking out yung mga heroes na nakikita mong ginagamit madalas ni White Knight. Yeah. And then at the same time, tinanggal din ng Impunity yung Claude. So, again, that's another marksman option na matatanggal para sa Impunity. Let's see if they'll think about putting in the Bruno, pero I think for the first time, baka makita natin mag-assassin pickup si Impunity KH. Now, yung delikado dito, bukas yung Ling. If this is gonna wala be... Link, wala na din yung Ling. So then we also have to be careful of ano ba pipiliin pa dito ni Kel VJ. The Roger is still going to be open, pero in terms of the best picks that we've seen so far, especially dito sa Pilipinas, in terms of the jungler picks, halos lahat wala na. Yeah. Maganda din yung ginawa ng Impunity KH dito eh. Tinanggal nila yung mga heroes ni Kiel at tinagay nila sa pwesto ngayon yung Execration na kapag binan nila yung Granger, medyo magkakaroon ng difference pa into what the jungler will become for the side of Impunity. Oh. Pero, ang nasa isip kasi ng Impunity dyan, tayo yung first pick eh. Tayo yung unang makakuha ng jungler, so pwede natin sila ipitin. And at the same time, baka pwede din naman yung Benedetta, yun na yung maging jungler natin. Oh, then maybe something along the likes of a Cho para kay OP since pinakita naman niya na kayang-kaya niya yung gawin. Igawin run and gun style of lane up the line up dito para sa Impunity. A lot of mobility around the map. Dami yung coverage. Pwede nyo i-counter engage yung Execration. So dapat mag-ingat din yung Execration na yun. Baka yun na nga. Baka Brody pick. Baka Brody yung iniisip ko dito sa Impunity. Ah, pwede rin. If they want Brody, kailangan Rafaela mo. Kaso may ano na, may Matilda na eh. Oo. Oh, ayun na nga, sakto. Yun yung scary sa ginawa ni X. Yung tinanggal nila yung Wise at saka Granger. Kasi you already know that Impunity KH will most likely prefer the Granger over anything else. Oo. Pero nung tinanggal nila yung Granger, it opens up a different path for Impunity KH. And right now, the question is, itong tatlong heroes ba na to, very comfortable facing against the Brody? Kasi I feel like it's not gonna matter. Kasi Brody, sige, threat si Jawhead. But at the same time, remember, ang daming pang protect Impunity KH. So parang medyo nakakatakot na hinayaan ng Exe na ma-pick ng Impunity Cage. Actually, finorse ng Exe yung Impunity Cage na i-pick yung Brody. And at the same time, kulang yung pang-gaptos nila. Walang Ling, walang Lancelot. And for Execration, jungler pick. And then Hayabusa. Yung pala.
Jungle. Tapos may Alice pa dito para kay Kelra. Nakakalimot. Oo. Nakakalimot. It's actually a good pick considering na may Shadow Kill ka. You can easily break the backlines. Mm-hmm. But the thing is, dito sa MSC, hindi ganun kataas yung win rate ng isang Hayabusa pick. Yeah. Other regions, they can handle it really well, yung Hayabusa, pero hindi pa ata nila natikman ang flavor ng Hayabusa dito sa Pilipinas. Hopefully, you get to see a great game from the being. Unity KH, malakas na fighter na lang. Kung gusto nila balagbag, pwede maglapu-lapu, or if they wanna play safe, go for something slow like the Baras, but then you're up against an Alice. Lapu-lapu Alice and Show, yung sinabi ko kanina. I think it's what Impunity is going for. Unless mag-Uranus. Ay, okay. Uranus. Uranus ang kinuha dito ng Impunity KH. Now, in terms of the draft, Midnight, you are our analyst. What do you think about this? Nakakatakot yung draft ni Impunity sa to. Parang, ngayon kasi yan eh. Yes, meron ko Selena Joy, Selena Impressive. But at the end, the aggression will be stopped by the Louis alone. Enough na yung Louis, magpakamatay na siya na sa draft. As long as the Brody is able to farm up, it's gonna be fine. Now, when they group up with the Uranus, you ask yourself the question, enough ba yung Alice siya kayo kaya? Kasi parang, sa early game, kumulangin sila, yes, meron kang mobility factor, you can actually move around the map better compared to KH, but in terms of objective taking, yung group up ni Impunity KH, walang pang address si Execute. At saka yung, sobrang tama naman yung analysis ni Midnight, pero guys, broadcasting basics ginagawa ni Midnight, storytelling tawag dyan. Yung tipong sasabihin niya, ay, nakakatakot para sa Execration. Para mas matamis pa yung comeback nila. Oo, parang bibigyan mo ng dilema yung bida. Oo. Tatanda mo, pagkaya si Louie, nasa back ni Rencho, tulog yan. Oo. Yun ang sinasabi natin. And let's head on to Celestial Palace for the first game of Execration versus Impunity KH at Devil Man pa lang, nag-circling eagle. Si Eto Max na si Lina, pero nag-circling eagle. Ano ba yun? Isa sa mga matchup na natin talaga yung pag-rotate ni OP at saka ni Renjo. Actually, yung Uranus tinapat sa Uranus, of course. That matchup favoring the Uranus, who at one point will just be able to just survive all the hits that the Pakito will throw at him. Pero then, yung kay Kelra, nakita natin what one Alice can do. Na anti-mage na tayo ng EVOS Legends, okay. Pero papakita na ni Kelra yung Alice niya. Oop, and TYY, natamaan ng pana at hindi siya ipipilit dito. Pero si Kelra nandun sa may area. And OP, eto na naman yung kanyang Benedetta. Kailangan maging aware ng Execration sa Benedetta na to. Agresibo kong agresibo. Yung ginagawa ngayon ng Execration, having the Alice up against his Benedetta, alam ng Execration na madalas magro-rotate si OP. So magpa-farm lang si Kelra. Oh my and goodness! LVJ, sumabog siya doon. Yung burn damage, pero sumagot si Eto Max. OP dito, nahuli niya si Chakno. And yung pana hindi tatama, pero grabe talaga si OP. Grabe tong taong to. Ito yung sinasabi ni Pakbit eh. Wala na sa hero yun. Nasa player na eh. Oo. Kahit sabihin mo sa pick, OP. Si OP na rin naging idolo dito sa Pilipinas. Pero, pre, kalaban mo ang Execration eh. Kalaban mo ang Execration. Na Execration, hindi basta-basta magpapatalo yan. Nandiyan na kasi Chakno, nasa gilid to. Ayun, nag-aabang na ng ibabato. May magic number yan. Sabi ni Execration, chillax ka lang. May 10 minutes ba? Oo. So sabi nga nila, pag umabot ang late game to, nearly perfect tayo. Wala daw tayong kinakatakutan. Oy! Oy! Ano yun? Ano yun? Inispike pabalik si Renjo. Nahuli. And Impunity KH. They take the early lead. 2 minutes in. Execration. Kailangan nilang makahanap ng opening. SKLDJ ang naging target na naman nila. Pero grabe yung damage output ng Impunity. Napaka-aggressive nila dito. Sinabi na nga nila, Execration nearly perfect sa late game. So gusto nila tapusin yung laban na sobrang mabilis. Having the Matilda, having the Brody, yung Loyi, yung level 2 power spike niya na malakas mag-invade. Actually, si Chakno napatun na niya si Renjo. Pero nag-trigger yung animation ng dispersion, yung rotation ni Loyi, na pabalik si Renjo. And grabe yung senpai dito, lahat ng planong i-take ng side ng Execration, inaagaw niya yung Execration needs to hold on. Tatandaan nila, meron pa naman silang late game potential, pero
Aabot pa tayo doon, Midnight? Yun yung malaking question. Again, sinabi natin kanina, yung group up na tulad nito, yung group up ng Impunity Cage, hindi talaga matatawaran yan against Execration. Wala kasing kaya talaga lumaban at this point. And the question is, may trade ba nakukuha yung Execration? And looking at the heroes, there's no possible trades that they can get. Kapit na lang. Heroes eh. Heroes kasi kalaban talaga nila. You gave the Matilda, you gave the Benedetta, and you gave the Lua Yi. And at the same time, you forced out the Brody against Impunity Cage without having any answers with the first three picks and kahit yung last pick nila. And kapit bayan, eto si Shaqto gumawa na ng play at hindi na tama yung panay. Senpai na sa may pinaka area. Pero sabi ni Eto Max, tama na, sobra na. Si OP dito pumasok pa. And Selena will go down. Si OP nasa harap ng dalawa. And hindi siya mapipigilan. Pero tignan mo doon sa may pinakalikod, si Boom. Nakakat na sa base. Oh. Base cut Uranus na yung ginagawa niya. The Filipino cut na ginagawa. Filipino cut. Ay, naku! And si Renjo ay nahuli. Siya ay magna-dash out. Gagamitin lahat ng skills niya para makatakas. Pero kahit papano, kapit bayan. Kasi si Hayabusa nakakahanap ng farm unti-unti. Oo, nag-i-invade na siya kasi yung Impunity. Nag-i-invade sa jungle ng Execration. Oh my goodness. LBJ naman. And again, Senpai yung low yi niya. Hindi makalapit dito ang lineup ng Execration. Nahanap holy pa! Grabe si Senpai! Lahat ng pwede nilang gawin, ginagawa nila ngayon para maunahan ang Execration sa kanilang late game potential. And OP, oh makakatakas pa. Like the final blow. Wow! Sabi ko lang, Senpai, Buko Pai, Peach Mango Pai, Execration in 3. Alam mo yung pinakauli? Ano? Wi-Fi. Wi-Fi. Yeah, yeah. Pwede. Fine, pwede naman eh. Pwede. Oh. Pwede. Pero, tandaan nyo, nabubugbog tayo. Hindi, guys! Kapitbayan! Oo. Kapitbayan! May game 2 ba? Huwag mawala na tiwala, oh. Pagka tumitingin sa game number 2, nasa game number 1 pa rin kami. Tower push, OP! Oh, tama na yan! Oh, grabe! Grabe talaga tong OP na to. Hindi makatarungan. Eh si Kenra, tumatakas siya. Ginamit niya yung kayang ultimate para kahit papaano ay mapuwersa. Mabawasan ng TOT si Boom. Pero kasi kapag hindi mo napatay si Boom agad-agad, automatically, oh automatically my speaking, kailangan niyang bumalik para mag-regen lang. And si Renjo, kanina niya pa sinusubukan talaga maging aggressive. Pero kanina pa rin siya pinipigilan neto ni Senpai. Oo, yung low yin na to, isa sa malaking problema para sa Execration. And si OP, pagkatapos niya, nakukuha ng kill dun sa bottom lane na nakatakas pa, na pulot na niya yung brute force breastplate. So, mas mahirap na siya ipitas dito ng Execration. Oh my God. And LBJ, hindi niya talaga makuha yung energy buff. Grabe yung setup na ginagawa dito ng side of Unity KH. Para bang merong laging threat kay LBJ na laging nasa utak niya dapat na hindi dapat siya nagkakaroon ng downtime. Kelra, siya ang sasabog pero eto na ang Boom. Renjo, sinubukan niya sana kunin yung kill. Ginamit niya din yung execute pero hindi enough sa damage threshold sila. Eto Max, sinusubukan nila yung best nila na magbato ng magbato ng pana dito para may mahuli na maganda. First turret goes down. 6 minutes in, Renjo na naman nahuli sa gitna. Nakakita tayo ng different variants ng ube strategy pero walang defensive capabilities. Lahat tayo palaban. At eto na, hinabon nila si KLBJ. Unti-unti tumatakbo, hindi mag-shake and bake dito. Goodness. And Boom! Nahuli! Nahuli dito si Boom! Max. Oh, nahuli si Boom. Kahit papano. Okay. Meron trade. Oo. Oh, please may something. Ito ka tayo ano eh. Kung ube, ito yung ube mango. Yung ibang variation, yung dalawang flavor. 2-in-1 yung flavor niya. Look at the items. Midnight, tignan natin yung items dito. Ang dami na actually, pabiyod din na yung, Benedetta. I mean, when it comes to that point, kahit siya, kaya niya i-solo kill yung Hayabusa. There's already the Brute Force Breastplate sa team Bloodless Axe. And sa side ng Execration, you're still looking at the Blade of Heptasis being completed by the Hayabusa. 7 minutes in, kailangan pa rin maghabol ni Execration. Meron tayong, may lead si Impunity na 7,000. Pero, yung objective, hindi pa naman ganun kalala. And LBJ, nakahipit sa may gitna. Look at that! Yung damage output na Impunity KH, napakataas. And dito mo masasabi na kahit hindi mo natignan yung items, na lumalamang talaga sila in terms of core items. At yung damage output, nakakapunit eh. Oh, again, ito talaga yung gusto ng Impunity.
bilisan yung laro. Hindi pwede ma-late game tayo ng execration. And again, the pressure non-stop sa jungle, sa side lanes, lahat na yung mapa nagiging pula dito. At ang execration, yes, the late game potential is there. They have the Alice for the outplays. Pero makakatawid ba tayo? May chance pa. There, never say never. 4 minutes. It's never impossible. Pero ang Impunity KH right now, kung nagkamali sila ng isa, tapos sabihin natin nanalo dito ng execration ng 2-4-1 trade, that is gonna be a big swing for execration kagad. Tatandaan nyo, meron tayong tinatawag ng rubber band effect. Yung rubber band effect na yon, kapag ka nag-click in yon, yung mga streak na nakukuha nila, mapupunta yun what? As gold, lahat sa side ng execration. Endless battle si Brody. True damage yan. Para sa basic attack. And gusto talaga nila, and si Renjo talaga yung naging ally nila dito. And hindi mo masisisi sa Renjo ngayon eh. Oh, hindi talaga. Kasi ito talaga yung trabaho niya. It's just that sobrang dami talaga gold. Pero ito na ang pagpasok nila, mga ladies and gentlemen. Hindi pala talaga sila nalaban. And grabe yung damage output ni OP. Grabe si Senpai. And yung Encourage Mask. Yung Courage Mask, ginagamit pa nila para dagdagan ng 30% yung damage output nila. Then huwag po kalimutan, yung Matilda na to ay nakagamit din ng focusing mark. So talaga, kung meron na harap na target dito ang Impunity KH, ang taas ang damage naman. Output nila. Dinamaan na pana! Ay, ito na! Pagbabago! Ang pagbabago! Yan, yan, yan! Nice one! Okay. Nice one! Shut down! Step one! Step two, depensahan nyo yung push na to. Okay, guys. Kapit BC, kapit bayan. Independent kay Gayo, hindi tayo papatalo! Oy! Hindi, sige, okay lang yan. Takbo, Exen, takbo! Unti-unti, hindi tayo papatalo! Si KLBJ bumawi na, sabi nila, okay, KLBJ, nice one! Two minutes! Kaso may Lord, Ay, ito depensahan, 53,000 damage na nagawa dito ni OP. Oy, napanang ay, nahuli ka! Huli ka, boy! Oy, may guiding wind. Nag-guiding wind. Okay. Renjo? Oy, Kela ka! Grabe! Kela ka! Balik ko! Nice one! Sakto! Nice one! Dead muna! Lord muna! Lord muna tayo! Exe, hinga! Let's do this slowly, but simply! Naku po, tinamaan si Aguila! Oy, wala. Oh. 1 minute. Oh, Kenra! Nice one, Kenra. One minute, 20 seconds. Shadow kill. Kenra, lumaban pa, double kill. Ay, hindi mo na ako magsasalita. Baka ma-jinx. Pero mamaya na tayo. Oy, nagkabato mo na naman. Oy, si Boom. Si Kuya mo, Boom. Ay, tinamaan na naman ng pana. Grabe, si Eto Maxwell. Okay. One minute. Alarm clock. Sabay tayo lahat. Inhale, exhale. Okay. Mali. Inhale, exhale. Yeah, yun nga sinabi. Yun nga sinabi namin. Ano pa nangyayari? Sa'yo, pinakabuhan ka ng atay. Sorry. Okay, balik tayo. 40 seconds. Eto na, Holy Crystal na pick up dito ni Senpai. And again, kailangan lang, I think yung entry dito ni Kelra at ni Chakdo, mahanap nila si Senpai kasi yun talaga yung nakaka-disrupt sa teamfight capability dito ng execration. Yung vacuum, yung dispersion rotation combo na nagagawa ng Unity Game. Saan kayo pupunta? Teleport pa. Nagpo-push lang, ginamit mo yung ulti mo para pang push. Good call naman. Maganda naman yung ginawa niya. Kaso, ready ang execution eh. Oy, lumalapat si Kelka doon sa taas! Si OP, inaabon nila yan. Kinakast namin yung mapa. Ice ba yun? Okay lang. Okay. Ayun na, depensa ng shot na. 12 minutes, guys. Ay, napana! Ay, tinamaan na magaling. Pero hindi, nabawasan tayo ng toke. Retreat. Okay. Guys, slowly but surely, tinamaan si OP. At eto yung push na kailangan nila pigilan. Wala naman Lord to. So, kakayaan yun talaga, ladies and gentlemen. Chakdo and the others. Kumakapit sila dito. Impunity KH. Nasa kanila ang kalabangan pa rin Midnight. So, si Impunity kinakabara. Sabi niya, guys, 12 minutes na. Kailangan din mag-farm muna ulit. Exit ang laban natin. Ito yung sinasabi natin kanina. Yung sinasabi ng Impunity KH kanina, pagdating na late game, ang lakas nila itong main fight. Same spot, by the way. Yung nilabanan ng execution, yung kinambak nila kahapon, dyan din sa may top lane, nakakahanap sila lagi ng potential pick-off.
Mm-hmm. And Kiel BJ, Renjo, nakikita natin ngayon sa screen natin yung player head-to-head. We can see that mas mataas ang KDA ni Kiel BJ. Pero kung papansin mo si, kung papansin mo in terms of kill participation, in terms of gold per minute, parang talagang magkalapit yung ano eh, magkalapit yung galawan dito ni ano eh, White Knight tsaka ni Kiel BJ eh. Ang pinaka problema lang, hindi kasi nag-a-assassin to si halos si White Knight. Oo, marksman lang, and kita naman sa galaw ni TY tsaka ni Senpai, protect the king. Nasa amin yung the king. Oo. Pero para sa kanila, hari din si White Knight. And again, having the Matilda, the low Yi to provide a lot of space out, including si OP dito na nagbabox out gamit yung ultimate niya, yung Electo Final Blow. Yung ito talaga yung timpla ng Impunity KH. Give room para kay White Knight. Tignan mo, umabot na nga si Punto. Sa Punto na si Boom na nagsispace out, nagbabox out na mag-isa. Okay, yung Lord, Luminous Lord na to, kailangan ni contest ng execution. Nandun si OP, pinipigilan niya si KLBJ na lumapit. At kalahati, well, one-fourth ang buhay ng Lord. Execration, kailangan nila na makalapit. Si KLBJ medyo malabo, pero talagang hinahakangan nila. And lilikod sila dito. Renjo, siya ang pinaka-main target, pero si Kel, ang gusto niya ito. Sabi niya, sali ako! Sali ako! Okay, pero nasa may pinakalikod, hinahabol si White Knight. At ako si OP! Bow! Bow! Ang kulit mo, OP! Kanina ka pa! Oh, si Boom naman! Si Boom, hinahabol dito si Kel, pero nasa ilalim ka ng Tore! Nasa ilalim ka ng Tore! Lalabanin mo yung Alice! Nice try! Sayang! Ayan na si Eto Maxo! Ayan na si Eto Maxo! Magpapadala ng paana, oh! Missile! Oh, wala. Kinakabahan na sila. Oh. Yung 10k gold lead ngayon, 6k na lang. Oy! Oy! Naku na, huwag tayo. Pero sa Kera. Pero si Kera gusto pa eh. Oo. At least napapabak na natin sila ngayon, guys. May immortality na si White Knight, pero kinabahan siya doon. Impunity KH, they are still in the lead. In terms of map, hawak na hawak nila yung mapa ngayon. Pero ang kailangan natin tignan dito, execution, slowly but surely, ginagawa talaga nila yung way na, alam mo yon, para kahit papano mapigilan yung pagkuha nila ng objectives, hindi nagbabackdown ng execution, lalo na si Chaknu. Si Chaknu nakahanap ng pick-off kay Boom. By the way, si Renjo nakabuo na ng anti-kira, so makakatulong yun sa physical damage na ginagawa ng Impunity KH na mabawasan kung onte dito para sa execution. No, nag-aabang siya ng target dito. Hinaharap niya si Senpai actually. Nako, na-delay. Pero doon sa may baba. Uy, nako, trabaho lang talaga. Grabe ka naman yan. The hardest working man in Cambodia. Kalampana, ito na. Sarap, wala. Oy, Chaknu! Na-interrupt yung ultimate. Uy, grabe. Hop! Hinawakan. Patay. Nice one. Lord. Ayan na si Kayla kayo! Lalapan yan, Oy, nakukuha nila! Pero ito na yung fight! This is the fight of their lives! At si White Knight, tinamaan! Tinamaan ang magaling! Hop! White Knight! Panasan! Huli si White Knight! Hop! Ito, Max! Buhay pa! Toy na part! Pero mo yung namatay! Ha! Sapakin mo! Sapakin mo, Renjo! Sidestep! Dalawa yung namatay. Defensive position muna kasi lumabas na yung Lord dito para sa Impunity KH. Kailangan depensahan to ng exe. Pero buhay na buhay pa. Kumakabit pa rin ang execration dito. Kita nyo na, nakakalaban sila. Op, guys. Boom. Dumalaban si Tai. White Tai. Pumapasok sila dito. Si Kencho. Mahuhuli ng target. At eto yung Lord. Malapit na. Kailangan nila si Kenra ngayon para alalayan sa kanila. Walang minion wave! At unti-unti tumutok pa dito yung mga members sa side ng Impunity KH! TY, White Knight na wala dito. OP, buhay pa. Nakadepensa ang execration na wala si Renjo at saka si Itomax. Pero kayang-kaya pa ng execration. Pero kailangan na talaga mag-ingat ang exec dito sa mga split pushes ni OP. Kasi alam ng Impunity na kayang-kaya na ng execration. Mag-counter-engage, mag-iipaikot yung laban. So kailangan nila dapat may insurance policy sila. Yung split push na ginagawa dito ni OP. Yeah. So, sobrang pakunat ng ginagawa dito nung side nung kay Renjo. Na alam niya talaga na kailangan niya mag-control ng mga kakalabanin dito, and ginamit na agad yung kanyang eye for an eye, Electo Final Blow. Pwede niya gamitin para mas maging aggressive si KLBJ. Sabi niya dito, sige, pwede natin kunin si OP ngayon, tapos i-shadow kill ko siya, hindi naman din siya makakatakas with the dash. And at the same time, alam mo,
ang nakikita ko lang naman dito yung execution talaga nag-effort. Oh. Oy, grabe naman to, 68.4%. 10K gold lead now down to 4. Taasan mo naman yung labote. Only, only in the Philippines yung ganitong comeback. Nakakalaban na nga eh. Pero okay, sige. Ganyan yung story gusto nyo. Eto si Eto magsama. Ay! OP! OP! Gusto mo ha! Oy! Oy! Alika dito! Unstoppable force! Pinang! Ay! Pantahan! Oy! Teleport sa likod sa kanyang punta. Tatlo! Naki minion wave. Si Kel BJ na! Oh, Kel Rock! Ayan na! Lumabas si Naruto! Tatandaan mo! Sa Facebook, madami kami bata na may apelido na Uchiha! Oh, lumalaman pa rin dito ang Execration Impunity KH, yung teleport jutsu nila, walang napuntahan. At ang Execration Impunity, pareha sila magre-reset dito. Grabe. Oh my goodness. Execration, kapit bayan, kapit bisig. Oh, wag magpala, social goodness. Distancing. Oh, social distancing, magkapit bisig. Alam mo, Execration, nararamdaman na nila, sila pa rin ang lamang ngayon. Pag nagsama-sama, pag nagdikit-dikit Impunity para sa teamfight, looking-looking sila dahil si Kelra, laging nakakahanap ng teamfight. Muntik pa nga mahuli si Senpai with a flicker from Kaka. Ay, si White! Oh, ay! Huli, nice light! Light! Haubulin dito ng Execration. Susubukan nila. At ito na ang laban! Execration with the turn around! Here we go! Ito na, guys! Guys, lumalaban ang Pilipinas. Ito na, Happy Independence Day sa lahat. Sa mama mo, sa papa mo, sa tito mo, kahit sino na. Patayin niya si Boom! Wala na. Okay. So, Malefic Roar, napulot na dito ni White Knight. So, kailangan talaga mag-ingat ang Execration dito okay, sa guys. Split push. Pwede sila mag-push. Oh, okay. Tatlo ba yung patay? Oh, ano sa patay? Push lang. Okay, let's go. Push mo lang. Oh, good result may, out. May sabi tayo dito sa Pilipinas. Sinasabi natin, go! Oh, inabangan! Boom! Wala, Na-clear. Let's go. Okay. Kalmado. Sino sa atin mag-analyze? Renmar, ang gold lead. Gusto ko lang sabihin. Gusto mo mag-analyze? Gusto mo muna manood eh. Gusto ko lang sabihin. Renmar, 1K gold lead na lang. Oo nga, lapit na. 800 na lang. 2 months na yung training ginawa natin. Nakalimutan ko ng kailangan ko. Wala na, Renmar. Wala nang analysis. Gusto natin manalo si X eh. Live! Wag naman ganun. Live via satellite. Trabaho naman. Okay. So, wala na tayo, ay, isang inhibitor na lang tayo sa base ng Execration. Si Boom, ay, immobilize. Oh, paana. Ang hirap mag-counter. Kaya na mag-counterplay. 1726. Oy, naglalaban ano? Si ano, si Kenjo, tsaka si OP. Ang kulit eh, oh. At dito lang si Ken BJ. Anong saan ka pupunta? Don't. Saan ka pupunta, girl? Oh, see. Alam mo, pag nag-analyze tayo, bigla may nangyayari. Magbakan eh. Okay. Oy, ayun na! Tingnan na! Thank you! Binaligtad na ang pabor! 68.6%, 0.4 na lang, it's nice! Ay! Hindi kami nag-set yan! Wala kami siniset, sila yan! Oh. Alam na nila, they know what's up! Yung prod namin nakangiti lang! Ito yung numero na nakalagay sa game ng MLBB, guys! Teka hindi lang, natanggal yung sapatos ko! Nahulog! Natanggal yung sapatos ko! Okay lang yan! Lock item ka na, Butters! Oh, okay. Hindi, kasi kapag ganito na yung oras, lock item na yun. Natatanggal na yung boots eh. Wala nang boots! Oh! Purify! Baba, sumusound out! Baba, sumusound out ka pa! Wala siyang purify! Oo. Kalma. Relax. 700 gold lang lamang, 700. Kapit bayan, kapit bisig, lahat na, kapitan nyo na. Huwag kapit bisig pala, social distancing ulit. Oo, huwag kalimutan. Huwag kalimutan ito, guys. Huwag yung patalim. Tiwai! Naku, tiwai talaga yan. Bagi yan, lumapit pa. Si Renzo, tsaka si Opi naglalaban na. Kung kanina, may kalamangan ka, ngayon pantay-pantay na tayo. Uy, manlilikot naman. Maliligot si OP, maliligot. Maliligot na naman si OP. Talaga. Oh, nakapwesto. Exit. Atin ang Lord. Yan na, Si OP. Ginagawa pa yun. Pareho si Renzo. Pareho si Renzo. Iniisip ni Renzo. At mag-isip, advance. Oh. Alam mo, itong laban na ito talaga stalemate eh. Paunahan na lang makaharap ng error dun sa Lord. At this point, di na nagmamatter yung goal lead. Di na rin nagmamatter yung mga... Actually, nagmamatter yung pwesto ng minion waves. Pero ang pinaka-importante this time around is yung positioning nila on this Lord area. At ito, sila Boom, sinimulan na. Si Chakno nakita doon yung Soul Bloom. Ano, nag-Tokyo Drip. Nag-Tokyo Drip, papunta kay Chakno. Ay! Applicator! Ay, nahuli! Kenra! Ay, wala. Sorry, wala damage. Kailangan nyo mag-ingat. Execration si Kel BJ, nandun sa may gilid. Kumuha siya. Uy! Oh! Winter Truncheon Ultimate Mega Kill dito para kay... Oh, para sa kaysa... Nakalimutan ka na! Uy! Si OP! Trabaho! Balik base! Balik base! Balik base! Balik base! Balik base!
balik base! Execration! Nasa second floor lang kayo! Balik kayo! Execute! Pakinggan nyo kami! Yung base! Balik yung base! Yung base! Yung base! Yung base! Renzo! Yung base! Renzo! Kaya mo yan, Renzo! Ay! Ay! Oh my goodness! The hardest working man in Cambodia! Ah! Ang sakit! Ah! Yan! Yan! Okay! Grabe yung game na yon, guys! Pa-request lang, wag muna ibalik sa amin kasi